Yon, welcome back ulit sa aking YouTube channel Kong Els Only Bike. So dito tayo sa Tribe Cycle dito sa Concepcion Ono, Marikina City. This time, alamin natin tong mga mountain bike nila dito na worth of around 20,000 pesos. So ngayon, samahan niyo ako. Alamin natin tong mga specs nito at syempre yung presyo. So bago tayo mag-start, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, please consider to subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga content. So paki-follow na rin ang aking Facebook page Kong Els Vlog para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na videos. So wala nang paligoy-ligoy pa. Samahan niyo ako. Let's go. Yun, umpisa natin dito sa may corner o sa may kanto. So, ayun, sa mga naghanap ng city bike, mayroon na siyang carrier sa harap, mayroon pang lagay ng milk tea dito. Diba? So, presyo dito, 19,900 pesos, 27.5. Sunfit po ito na 2x9 speed, naka-hydraulic na po ito. Shifter powered by Shimano Altus. Yan, 2x9 po ang setup nito, ha? Tapos naka-halotech na yung BB. Yan, may mga tapaludo siya. Diba? Naka-rigid pa yung tinidor. Tapos alloy na po yan. Napanigurado. Check natin kung alloy ba talaga. Ayun, alloy po. Hindi dumikit yung ating magic magnet. Ang carrier, check natin kung alloy. Alloy din po. Hindi dumikit po yung magnet natin. Chaoyang ang gulong. American type yung mga valve. So, handlebar. Yan, alloy. Lahat po, alloy pati si push. Next natin dito. Kay Pinewood. 15,000 pesos. 27.5. Trident Flux 3x9, naka-lockout tinidor, naka-hydraulic from Shimano MT200, tapos Shimano Altus yung mga shifter. So 3x9 po ang setup nito, Silvery yung bottom bracket. So next natin, Sagmate na M6 1x10, naka-Giori na po ito, 18,500 pesos, 27.5. Lockout na yung tinidor na airtight, tapos Karasawa yung hydraulic. Yan, ulitin ko lang, 1x10 po ang setup nito. 27.5. Naka-alotec pa yung bottom bracket. Pwede installment dito via home credit. Yan, inquire na lang po kayo dito sa Tribe Cycle. Next natin, si Race Work. Yan, 27.5, 1x10 din po ito, 17,500 pesos. Yan, naka-air type na po yung tinidor, naka-lockout, quick release yung hubs, hydraulic from Shimano, shifter Shimano Giori. 1x10 po ito, ha. Halotech na po yung bottom bracket. Tapos seat post powered by Zaba. Pati handlebar. Yan, mga alloy po yan. Okay. So, sunod. Aeroic 27.5. 1x10, 18,900 pesos. Airtight na yung tinidor na lockout. Halotech na rin yung bottom bracket. Naka-hydraulic na po siya from Superlink. Alloy na rin po ang kanyang handlebar, stem alloy, seat post alloy. Giori po ang kanyang shifter. Matic po yan, ng RD nyan is mga Giori, mga kabikers, ha. 1x10 halotech na rin po yan. Pag Giori yung shifter, matic po yun yung RD, Giori din po yan. Kahit hindi na natin lapitan pa. Actually hindi tayo makakalapit gawa ng sobrang congested. So next natin, 27.5 Sunfit 1x12, SRAM ang karga po nito, 27,400 pesos. Airtight na yung tinidor, na lockout, hydraulic nito, MT200. A shifter powered by SRAM, NX, crankset, ganun din pati yung RD. So next natin, Saba na 27.5, Exodus, Giori ang karga, 1x12, yan, 26,000 pesos. Lockout lang po ang tinidor. MT200 ang kanyang hydraulic, Saba yung stem, handlebar, pati seat po, saddle, Saba, naka-lockout tinidor. Yan, 17 inch na 27.5. Matic yan po, na Giori po ang kanyang RD. 26,000 pesos tayo dito. Baka trip nyo to, ha. Saba Exodus Bluesy. Internal cabling at saka external cabling na siya. Yan, sa mga mahilig ng oil slick, yan, Maxun 27.5, 1x12. Naka-edison po ang karga nito, Sagmit Edison. 27,500 pesos, lockout na yung tinidor na airtight. Yung hydraulic, Sagmit Edison 2.0. Seat post, oil slick. Pedals, oil slick. Yan, yung tags lang talaga ang hindi oil slick nito.
The rest always leak. Yung RD yan, Submit Edison 2.0. Pwede nyo rin po itong installment ng 27,500 pesos. Baka tip nyo ito. Maxun na oil slick. Sunod natin si Faxter na Elbrus 27.5 1x10. 19,300 pesos. Airtight na yung tinidor na lockout. Hydraulic nito is match. 27.5 po ito na medium. Lockout na yung tinidor. Halotech na yung bottom bracket. Nga pala dito sa Maxun, Halotech din po ang kanyang bottom bracket. Yan, Giori din po ang kanyang RD. Shifter Giori. Hindi lang naka Shimano yung hydraulic niya. Powered by Schmatz. So next tayo, dito kay ano, K-Sport 27.5 1x12. Yan, Giori din po ang karga nito. K-Sport na Conqueror. Blackout na yung tinidor na airtight. Naka-internal cabling. Hydraulic MT200 powered by Shimano. Naka-Halotech na po yung bottom bracket. Matic din po yan. Naka Shimano Giori yung RD. Ang laki din ng kanyang cogs. Nasa around 50 din po ang ngipin yan. Napakalaki. Ito next natin. Si Trek M16. Trek M6. 26,000 pesos. So may presyo talaga si Trek dahil original po siya. Yan, naka-locked out pa ang kanyang tinidor, although stock po ang karga nito. Yan, Shimano yung mga shifter, 3x8. Yan, take through yung hydraulic. Self bearing bottom bracket. Yan, Altus yung RD. Great M6, 27.5, 26,000 pesos. Yan, dumako tayo dito kay T-Rich, 27.5, Alpha, 1x13. Wow, lakas. 14,800 pesos. Naka-Halotech na po yung bottom bracket. Airtight na po yung tinidor na lockout. Hydraulic nito powered by Camrus. Schmatz ang shifter. Yan, 1x13 po. Schmatz din po ang kanyang RD nyan. Tapos, yun nga, nasa 50 din po ang kanyang ngipin nito. Ng kanyang cogs, yung pinakamalaking cogs niya. 27.5 po ito na medium. Next natin si Trinx 27.5 LA 3x9 14,800 pesos. Yan, naka-hydraulic na siya from RSX L2A5 yung shifter, naka-remote type na yung tinidor na air type. 3x9 lang po ang setup nito, silvering button bracket. Yan. L2 yung shifter tsaka RD. So next natin Trinx din to na M1000 100, naka Giori na po 1x10, 17,500 pesos. X-Spark yung hydraulic, tapos naka lockout lang po ang tinidor. Self bearing pa po yung bottom bracket. 2x10 ang setup nito. Shimano Giori yung shifter, yung RD yan Shimano Giori din po. Yan, so pasensya na, hindi natin masyadong mailapit ang camera, gawa ng sobrang congested. So ito, Sunfeed Roll 1x9, 17,800 pesos. Yan, naka-airtype na po ang tinidor nito, ha, lockout pa. Tapos hydraulic, Camrus, shifter, yan, L2. So, 1x9 po ang setup nito, self bearing bottom bracket. L2 din po ang kanyang RD. Halotech na pala ito. Yan, so next natin, 27.5 Atomic Suspect 2x9, 14,800 pesos, lockout tinidor, naka-hydraulic na po ito, since sa MX9 yung shifter. Okay, belly goat yung gulong. I'm not sure kung ilang degree po ito, 45 ata to, ang kanyang stem. Ayan po, self bearing bottom bracket, so ang setup nito is 2x9 speed. Ayan, si Atomic na Suspect. 14,800 pesos tayo dito. Ito, ganun din yung presyo, 14,800 pesos. Pero Sunfeed naman po ito, 3x9, 27.5. Yan, L2 yung shifter, naka-hydraulic. Tapos lockout tinidor. Yun, lipat tayo dito sa kabila. Mayroon pa po dito, mga nasa around 20,000 pesos. Gaya nito, 29er na Saba Exodus, 1x12, naka-Giori, 26,000 pesos. So, Giori po yung shifter, pati yung RD nyan. Tapos, naka
halotik na yung bottom bracket. Lockout lang po ang tinidor. Yan, Innova Pro ang gulong. Yeah. Hydraulic MT200 shifter, yun nga, Shimano Diori. Tapos next natin, 29er na Devel 1x12. Yan, 26,200 pesos. Na airtight na po yung tinidor na remote. Black extension. Yan, naka internal cabling. Zoom yung hydraulic. L2AX yung shifter. Tapos nakalutik na yung bottom bracket. Okay, next natin, KTM 29er 24,500 pesos. Coil spring lang po ang tinidor. Powered by KTM Santor. Yan, Shimano yung mga hubs, naka true axle, quick release, naka combo shifter from Shimano Torni TX na 3x8 ang setup nitong KTM na 29er. So next natin, Usyk na Brandon Ultimate 29er, 18,900 pesos. Airtight na po yung tinidor na lockout. Tapos stem Usyk, handlebar Usyk, Shimano MT200 yung hydraulic shifter, Shimano Giori na 12 speed. So ibig sabihin 1x12 po ang setup nito. Tapos nakahalotik na yung bottom bracket, 29er. Ayan, no? So next natin dito, Pinewood na Machete 3.0 29er, 15,300 pesos. Nakalockout tinidor. Yan, Innova Pro yung gulong, Pinewood yung stem, handlebar, hydraulic powered by Karasawa, Shimano Altos yung shifter, tapos naka 1x9 speed. Yan, halotik na rin po yung bottom bracket, tapos naka post mount yung mga caliper. Yan, halos naman pagka may mga ganitong presyo, naka post mount talaga yung mga caliper niya. Okay, so next natin, Usyk na Brandon Ultimate. Yan, pareho lang dito, Usyk Brandon Ultimate. So nakaiba lang po sila ng kulay, yung ito ay itim at saka yellow matte, dito naman kulay pink at saka purple, diba? Matte din po siya, so same lang, naka 1x10 speed, airtight pa rin yung tinidor. Uy, naka reverse para yung arc nito sa tinidor. Ito, nasa harap. Yun ang pinagkaiba. At saka yung kulay. Yun, siguro dito ko natatapusin ang aking vlog. So, mayroon kayong nagustuhan ng mga mountain bike na ating binablog ngayon, pwede kayong sumadya dito sa Tribe Cycle, dito sa JP Rizal Street, Concepcion Ono, Marikina City. So, hanggang sa muli, see you on my next video, and ride safe, kabikers!